Kumusta mga kaguro? Ako si Briar. Ako si Jackie. Tara! Samahan niyo kami! Kumusta kaguro? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang Kahoot. Ang Kahoot po ay napakagandang online tool na pwedeng gamitin natin at ng mga bata rin para sa mga review nila. Pwede pong tayo ang gumawa ng Kahoot, pwede rin po nating pagawin ng Kahoot ang mga bata. Perfect po talaga yon kung gusto po nating makita na natutunan nila yung mga tinuro natin. Dahil nga po, di ba? If you can teach it, that means you mastered it. Halika na po! So, ito po ang basic. Use basic features to create, play, and host games outside of the classroom. Pro, premium, tapos meron din naman pong premium plus. Teach with Kahoot. Ito po ang promo nila ngayon. So, discounted po ito. 33% off. $6 a month na lang po siya. Pero, it will start on January. So, sabi niya po dito, that's 4 months free. So, ang September, October, November, December niyo po will be free. And you're gonna be using premium. So, all functions, all features of Kahoot po magagamit ninyo. Tapos, again, yung $6, magsa-start siya sa January. $6 a month. Offer ends September 30. So, kung gusto niyo pong mag-avail, mag-avail na po kayo ngayon. So, pupunta po kayo sa kahoot.com. 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 Ito po ang lalabas kapag punta niyo po ng kahoot.com. At kung wala pa po kayong account sa Kahoot, pipindutin niyo po ang sign up. Pero kung meron na po kayong Kahoot account, pwedeng pumunta na lang po kayo sa login. So, titingnan po natin ngayon yung sign up. Siyempre, pipindutin po natin ang teacher, school, at dito na po kayo magsa-sign up. Kung meron po kayong Google account sa inyong computer, pipindutin nyo lang po yung Google, tapos pipili lang po kayo kung aling account po yung gagamitin nyo dito. Kayo po ang bahala. Pwede po ang school email ninyo or pwede rin pong personal email. Pwede rin naman pong i-type nyo dito yung email nyo. Kapag tapos na po kayo, just hit sign up. Kung may account naman na po kayo, again, pipindutin nyo lang po ang login. Ayan po. So, ito po ang homepage ko. Kung makikita nyo po, medyo hindi po malinis ang pagkakadesign nitong Kahoot. So, medyo nakakalito po siya ng kaunti. Dito po sa kanan, nandito po yung My Kahoot. So, nandito po yung mga ginawa na ninyo. Pipindutin nyo po yan. Tapos, or pwede nyo rin pong pindutin yung See All. Kung gusto nyo pong makakuha ng mga idea kung ano pong klaseng mga Kahoot games yung gagawin ninyo, pwede po kayong pumunta sa Discover tab. Tapos, dito naman po sa Kahoots na ito, dito nyo rin po makikita yung mga ginawa ninyong Kahoot. So, pwede pong sa homepage, pwede rin naman po dito. So, ayan na po lahat ng Kahoot na nagawa ko na po noon. Tapos, dito naman po sa reports, din po yung reports ng performance ng mga estudyante ninyo. So, sa week 3 po, nilaro po namin to ng February 14, 2019. Live ang laro namin at there were 34 players. So, kung bubuksan ko po ito, makikita po natin ang assessment ng mga bata. So, they were all 84% correct. Wow! Magaling! At makikita nyo rin po dito ang estudyante that needs help. See? Sabi niya po kasi naka 35% lang po itong batang ito. At makikita nyo rin po dito ang mga batang hindi nakatapos. So, si Penelope missed 12 questions. Isa pong si LJ missed 1 at saka si Brooke missed 1 also. Tapos po, pag pinindot po natin itong players, makikita po natin ang performance of each student. So, ang top 1 po natin ay si Iman. So, may mga ranking po sila. He got 100%. So, ayan po yung mga estudyante ko. Tapos, ang pwede nyo pong gawin dyan, ang tip ko po sa inyo, pwede po kayong mag-range ng grade. Kunyari, sabihin nyo po na pag nakakuha kayo ng 90 to 100%, you get an A. Sa questions tab naman po, makikita nyo po dito yung mga tanong na nahirapan po sila. So, kunyari po, ito pong tanong na to, 88% got it correct. So, maganda po yan. Dito naman po, 100% got it right. Nako, dito po may isang 74%. Ibig sabihin po, nagkamali po sila, hindi nila alam yung village sa Filipino.
So, maka-assess nyo rin po na kailangan nyo pong i-reteach yung salita na ito dahil po hindi po siya nakabisado ng mga bata. Ngayon, gagawa na po tayo ng games. Pipunutin po natin ang create. Ayan. So, makikita nyo po dito, pipunutin po dapat natin yung ito pong create na ito, create new Kahoot. Pero gusto ko lang po i-highlight, ito pong may mga corona, ibig po sabihin, premium account po yan. So, hindi po natin yan mapipili dahil nga po, nasa basic account tayo. So, pipindutin po natin ang create new Kahoot at ito po ang itsura niya. Huwag po kayong ma-overwhelm, madali lang po yan. Pag-click nyo po dito, dyan po nyo itatype yung tanong. Okay? Pwede rin po kayo maglagay ng image. Pwede maglagay ng YouTube link. O, ang image library naman po, images coming from Kahoot. So, meron po silang images dito. Hindi po lahat libre. So, halimbawa, mag-type po ako dyan ng flower. Kung makikita nyo po, itong mga corona na ito, ay hindi po libre yan. Pero, huwag po tayong ma-discourage dahil pwede rin naman po tayong mag-upload ng sarili nating image. So, upload image, tapos lalabas na po itong dialog box na ito, which is your computer po. So, ito po yung mga nakasave sa computer nyo. Pipili lang po kayo dyan, tapos pipindutin nyo po yung open, tapos malalagay na po siya dito. Okay, now nag-type na po kayo ng tanong, naglagay po kayo ng image, maglalagay naman po kayo ng sagot. So, multiple question po ito, obviously. Tapos, pag naglagay na po kayo dito, kunyari, bulaklak, and you want this to be the correct answer, lalagyan nyo lang po ng checkmark. Lalagyan nyo lang po ng checkmark kung yun po yung tamang sagot. And you can only put one correct answer po. Again, dahil naka-basic account tayo. Dito naman po sa kaliwa, pagtapos na po kayo gumawa ng tanong, pipindutin nyo lang po yung add question. Boom! Tapos, tatanong niya po kayo, o anong klase ba yung sunod na gusto mo? Yung quiz po, yan po yung multiple choice. Yung true or false, obviously true or false. Hindi po tayo pwede nito, 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 at ito dahil pang premium po yan. Pero okay na po tayo. Personally, ako po, okay na po ako sa multiple choice at sa true or false. Try naman po natin ang true or false. Yon. So, meron na siyang pre-filled na true, meron na siyang pre-filled na false, at hindi po natin siya pwedeng baguhin sa tama o mali. So, kung gusto niyo pong gamitin yung word na tama o mali, pwede naman po tayong mag-multiple question. Isusulat lang po natin yung tama o mali. Quiz, tama o mali. Tapos, remember to always check kung alin po yung tamang sagot. Yun lang po yun! Kung tapos na po kayo, pipindutin niyo po yung done. Lumalabas po ito dahil hindi ko po nilagyan ng tanong. So, pwede ko po siyang isave as draft. Kasi mamaya, babalikan ko po siya para tapusin ko siya. Ayan, nandito po siya nalagay sa My Drafts. Ang gagawin lang po natin, pipindutin lang po natin yan, at lalabas na po yung ginawa natin kanina. Ngayon po, kumpletuhin natin siya para malaro po natin. Flower, bulaklak, pagong, ilagyan po natin ng options. Puno, ilagyan ko na po ng tamang sagot, so that's good. Pwede nyo rin pong baguhin yung time. Ilang seconds nyo po ba gusto? Okay na po ako sa 20 seconds, multiple choice, madali lang naman po yan. Tapos yung points din po, pwede nyo pong bawasan, walang points, 1,000 points, or 2,000 points worth ba itong tanong na ito. And again, single select lang po tayo. Hindi po tayo pwedeng multiple select. No, yung true or false naman po natin. Maganda ang Pilipinas. Siyempre, true yan. Pus na po, go to the next na. Nakita niyo po, nawawala yung exclamation point. Ibig sabihin po, we completed the question. Dito naman po, mali ang sagot. Mali. Si Andres Bonifacio ang pambansang bayani ng Pilipinas. Mali. Tapos, dahil tapos na po ako, done. Lalagyan ko na po ng title yung Kahoot ko. Kanyari po, tungkol sa Pilipinas. Optional naman pong description. Pwede ka pong ilagay dito na para sa field 1. Continue. Ayan na po! Yay! The Kahoot is ready to be played. Ngayon, share with others po yung madalas natin gagamitin dito. So, ikakopy nyo lang po itong link na ito. Tapos, pwede nyo na po siyang ilagay sa Google Classroom or sa kahit anong LMS po na ginagamit ninyo. Kunyari, Canvas or MyConnect. Ito po ay especially very useful para po sa self-paced activities. So, ang ibig po sabihin nun, kung hindi nyo naman po siya ipapalaro ng live,
So, ikakopy nyo po itong link na ito, tapos ipipaste nyo po doon po sa Google Classroom or sa LMS ninyo para po ma-access siya ng mga bata. Okay po, tapos done. Ayan, nandyan na po ang Kahoot na ginawa natin. Kung gusto po nating laruin ito ng live, pipindutin po natin yung play. Tapos, gusto po natin ng for virtual classroom dahil gusto po nating laruin ng live. Ayan. Bago nyo po pindutin yung classic or team mode, most likely gagamitin nyo po yung classic. Kasi po yung team mode, shared devices po ito. Eh dahil nasa bahay po sila, hindi po sila pwede mag-share ng device. So pipindutin po nyo yung classic. Mamaya, review po muna natin yung gaming options. So, ang gusto ko pong i-point out dito is, kailangan pong i-double check po ninyo na naka-randomize yung order of questions at yung answer. Especially po tong answer dahil po ako, pag gumagawa po ako ng Kahoot, sa triangle ko lang po nilalagay yung tamang sagot. So, kapag hindi ko po siya shuffle, edi iisa lang po yung pipindutin ng mga bata. Pero kung i-shuffle ko siya, magiging iba-ibang letters po yung nasa tamang sagot. Kaya dapat po lagi naka-random ang question at ang answer. Tapos pwede nyo rin po baguhin yung lobby music kung pipili po kayo dyan. Ngayon, dahil handa na po tayo, pwede na po natin pindutin ang classic. Okay, so ngayon po, ipapakita nyo po ito sa screen nyo habang nasa video conference po kayo na live. Tapos po sasabihin nyo po sa mga bata o go to www.kahoot.it or using the Kahoot app. Pwede rin po yun. Tapos, ilalagay po nila itong game pin na to. Pag nalagay na po nila yan, lalabas na po yung pangalan nila dito. Gagawin ko po sa cellphone ko. Ayan, nakikita nyo na po ang pangalan ko. Nandito na po sa screen. Bago nyo po sabihin sa mga bata na mag-join, sabihin nyo po sa kanila na they can only use their first name or first and last name. Kasi alam nyo naman po yung mga bata na yan. Nakuko! Mga artistic, yung mga yan, kung ano-anong pangalan po ang ilalagay nila. Kaya pwede nyo pong sabihin na first name lang or first and last name. Tapos, kapag nakasali na po lahat ng bata, malalaman nyo po dito. So, right now, one player lang po yung naka-join. Kung alam nyo po na there are 40 kids in your class na live right now, so dapat po 40 ang nakalagay dyan. So, haantayin po natin silang lahat. Pero dahil ako lang po mag-isa ngayon, okay na yan. Tapos, click start. And po yung title. Ngayon, lalabas po dito sa screen yung tanong at yung choices. Hindi po lalabas yung choices na words sa phone nila. Kaya kailangan po talagang nakatutok din sila sa monitor, sa screen. So, ang alam ko po, yung true is diamond, blue. False is triangle, red. Maganda ang Pilipinas. So, ang sagot ko po ay diamond, blue. Tama! Oh, correct daw po ako. Tapos, pipindutin nyo po yung next. Tapos, lalagay po dito, ito po yung scoreboard. Next po ulit yan. Tapos, quiz. Si Andres Bonifacio ang pambansang bayani ng Pilipinas. So, again po, hindi lumalabas yung option sa phone ko kasi kailangan po nakatingin ako sa screen. Mali. Mali ang sagot. So, diamond blue ulit. Wow! So, again, pipindutin nyo po yung next. Tapos, next ulit. Flower. O, ano ang flower? So, ito po yung options ko. Bulaklak, puno, pagong. So, kailangan ko po yung triangle red. Triangle red. Boom! So, excited na excited po ang mga bata dyan. Nagpapaunahan po sila. Lalo na po dito sa scoreboard. Gustong gusto po nilang nakikita yung pangalan nila. At saka po dito sa ranking. Kasi po may top 1, 2, and 3. So, lalabas po yung pangalan nila dyan. Ayan, nakaka-excite po yan para sa mga bata. Pagtapos na po ang laro, pindutin po ang next. Tapos, makikita nyo po dito ang report. Pwede nyo rin pong pindutin ang full report. Tapos, pwede nyo pong i-review sa klase ninyo. So, immediate assessment po ito. So, mabibigyan po ninyo sila agad ng feedback. Para po mag-exit, pwede nyo pong i-close lang yung tab. Yan. Tapos, eto na po ulit yung My Kahoots ninyo. Tandaan nyo po na kung may tanong pa po kayo, ilagay nyo lang po sa ibaba para masagot namin. At huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Paalam mga kaguro! Hanggang sa muli!